guys! This is me again, KV! And I'm in Vietnam. So, I bought this frame from TikTok shop here in Vietnam. And today, I'm going to reserve my bouquet. This is my first flower bouquet from my Jawa char. Okay, so I'm going to reserve this. Okay, let's start. Okay, let's start now. This is my first flower bouquet, so I need to preserve it para maalala ko na, naka-experience pala ako dati ng ganito. Char! Ano ba yun? Ito pala ay 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Today is 5th of August. And this one, he gave me this last July 30. This one, it's still, it's fresh. Not really fresh. Pero ano pa siya? Hindi pa siya as in dried. But the roses, white rose, it's already dried. And maybe siguro sa weather dito sa Vietnam, sobrang init. So, I think I need to put it all para maalala ko na ganun na naka-experience din ako na mabigyan ng flowers. Kasi ito talaga yung first time ko. And dati binibigyan naman ako gift but not flower bouquet. Like, it's just a flower. Flower na... Siyempre tayo mga girls, gusto din natin makareceive ng flower bouquet. Char! At siya lang ang nakagawa nun. Though, dati nakakareceive naman ako, but hindi siya flowers. Damit like that. Put this here. Maybe this one is here. And the roses are here. So, kailangan ko siya ilagay lahat just to make sure na maalala ko to for the rest of my life. For the rest of my life! Excuse me lang sa aking face kasi nakatapos ko lang class. And wala akong day off this week. Supposedly, char. Tomorrow, day off ko, but they said na brown out daw, wala daw kaming kuryente on Saturday. That's why pinapatitch nila sa akin yung klase ko sa Saturday bukas. So, wala akong off. And ito sana akong gagawin ko sana to tomorrow. Pero wala ka na akong time. So, today na lang. Hindi pa naman ako masyadong antok. Kasi alam niyo ba guys, nakatulog talaga ako sa hapon. Oh, punong-puno talaga siya. And this one. And this one here. And thank you, Trendmark, Sir Trendmark, for treating me like a princess, char. Princess, even though that I'm single mom, you know that. Thank you so much for that. Baka ikaw na talaga. So hindi na siya magkasya yung mga petal, yung mga ibang stem ng ganito. Kasi, hindi na siguro yun. Ito na lang. And let me see. Or, maybe this one here. Sa likod na lang. Kasi I want to preserve it all.
Kasi sa sunod, magiging kwento na lang to. Char. Tawag na to. Kasi, masyado ng puno. Puno-puno na. Ito na lang. I'm going to place it like this. Dati nakaka-receive naman ako ng flowers, pero it's not bouquet na mahal. Though hindi ko naman inaano yung prices. But ito talaga pala, alam niyo naman dito sa Vietnam is yung price dito is times 2 in Philippines. So, mahal para sa akin. Parang isang sakong bigas na to. Char. Joke. Hindi kasi ako materialistic na girl. Kaya tanggap ko kahit anong ibigay. And, ngayon ko na talaga naranasan maging princess. Kahit may dalawang anak na ako. So, this is advanced. Hindi ko talaga nakita yung panglock dito. So, ito na siya, guys. Oh my God! Ang pretty naman ito. So, ito na siya. This is from my Lovey-Dub. Char. Alam niyo ba, siya yung dahilan kung bakit nasa Vietnam din ako. Kasi, nung time na na-offload ako, then, wala na akong pera dati. Yung family niya yung nagbigay. Aside from my family, yung pamilya niya yung nagbigay ng pera. Allowances yung sa Manila ako kasi wala akong malapitan kasi nahihiya ako kala nanay. Alam nila yan. And, yan. Hindi yung pamilya ni JM, si mama niya, si papa niya, tumulong sa akin sa financial para ma-pursue ko yung dream ko na makapag-work dito sa Vietnam. So, I'm very thankful. And, of course, sa family ko na hindi huminto. Di pa naman ako mag-aasawa, mother. Siyempre, inspiration. No, my inspiration is my two kids. Inspiration ko pala yung two kids ko. Mali-mali na naman yung grammar. Hindi na nagsisink in sa akin yung tama ba? Char. Oh, I'm cute. I'm so cute. This is very cute. So I will put this here maybe. Well, kahapon na kasi ito dumating. Yung frame. In-order ko para sa TikTok doon sa city. Kasi kami, malayo kami sa city. Then, hindi din kami nakakapunta sa outside. Kasi sobrang busy and mainit. Umuulan pati dito. Tag-ulan dito sa guys. So, ngayon lang ako nagka-time na ilagay ito dito sa frame. That's it. Dito. Siguro, i-display ko to sa bahay. Pag natapos na yung bahay namin sa site, nakabili kasi kami doon ng lupa. Char. Pang boarding house or sablayan. Pang boarding house din sa sunod sa mga students. And then, yung panganay ko kasi mag-aaral na siya college. So, baka not sure lang kung doon siya mag-aaral sa San Jose or sa sablayan kasi may school din naman doon. At nakabili kami ng lupa malapit sa school. So, walking distance lang. Bisaya. Okay, that's it for today. Bye!